Ang Bike International ay binubuo ng ilang manufacturers ng makina at mga sasakyan na nagmula sa Beijing at itinatag ito noong 1958. Ito rin ang gumagawa at nagbebenta ng iba pang mga brand ng sasakyan katulad ng Mercedes-Benz at Hyundai, kung saan nakapagbenta sila ng mahigit 2.4 million na units noong 2014. Ang bike ay 12% pag-aari ng Daimler AG ng Germany, kung saan ang kanilang model designer ay nagmula pa sa Ferrari at Pininfarina. Isang sikat na gumagawa at nagdedesenyo ng mga sasakyan sa Italy, kung saan nakagawa siya ng 8 modelo dito. Maliban sa Mercedes-Benz at Hyundai, meron pang ibang katulong ang bike sa paggawa ng mga sasakyan, katulad ng BAW o Beijing Automobile Works na gumagawa ng mga sasakyang pangmilitar at SUV, at ang Photon Motor na gumagawa ng malalaking truck, bus, at mga gamit pang agrikultura. At noong 2014, matapos ang mahigit 60 taon, ay nakarating na ang mga sasakyan ng bike dito sa Pilipinas, kung saan ay mas kilala sila dito sa tawag na Bayan Auto, at malaking bahagi nito ay pag-aari ng Universal Motors Corporation o UMC. Ang UMC ay ang pinakamatagal nang gumagawa at nagbebenta ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Maraming mga modelo ng sasakyan ang maaaring pagpilian, mula sa mga MPV o minivan, compact SUV crossover, hanggang sa maliliit na truck, kaya pwede pa rin ito di lang gamit ng buong pamilya, kundi pati na rin ng mga negosyante. Sa bike, maaari ka nang magkaroon ng sariling sasakyan sa presyong abot kaya, pero mataas pa rin ang kalidad at merong makabagong teknolohiya. Ito ang Pinoy Car Guy para ipakita ang kanilang mga sasakyan na pangunahing ginagamit na panghatid di lang ng mga pasahero, kundi pati na rin ng mga pangarga ng mga gamit para sa iba't ibang uri ng mga negosyo. Ang videong ito ay sponsored ng Bayan Auto, kaya gusto ko lang munang pasalamatan ng buong pamuna ng Bike Makati dahil sila ang kauna-unahang nagtiwala sa Pinoy Car Guy para gawa ng review ang kanilang mga sasakyan. Kung meron kayong magugustuhan ng alinman sa mga sasakyan na ipapakita sa videong ito, pwede nyo silang tawagan sa mga numero na nakalagay sa video description sa ibaba, o kung gusto mong makita mismo ang kanilang mga sasakyan, pwede mo silang puntahan dito sa 2232 Chino Roses Avenue, Makati City. Madali lang silang mahanap lalo kung manggagaling ka ng EDSA, dahil ilang metro lang mula dito ay makikita mo na ito sa bandang kaliwa. Pwede nyo rin silang i-follow sa kanilang mga social media sites para palagi kayong updated sa kanilang mga bagong sasakyan. Meron silang 3 pangunahing uri ng sasakyan na pwedeng gamitin pang negosyo, at kabilang na dyan ng MZ40 Compact Minivan, Freedom Utility Vehicle, at ang H5 Bayanihan. Meron itong kanya-kanyang katangian at kakayanan depende sa pangangailangan ng iyong negosyo. Lahat rin ng kanilang sasakyan ay merong Euro 4, kaya pasado ito sa Euro Emission Standards para mas mapangalagaan ang kalikasan di tulad ng sa mga mas lumang sasakyan. Mas in-improve rin ang fuel consumption habang mas pinalakas pa rin ang pwersa ng makina nito. Ang MZ40 Subcompact Minivan ay merong 2 variants. Merong 2-seater cargo na merong malaking space sa likod, at ang 7-seater luxury para sa mga pasahero. Ito rin ang nanalong Subcompact Van of the Year Award noong 2014 hanggang 2015 sa Car Awards Group Incorporated o CAGI. Lahat ng variants ng MZ40 ay merong A12 1.2-liter 4-cylinder inline Euro 4 gasoline engine at 5-speed manual transmission. Meron itong lakas na 86 horsepower sa 6,000 RPM at 108 Nm sa 4,400 RPM. Disc brakes sa unahan at drum brakes naman sa likod. Independent suspension na merong coil spring sa unahan at leaf spring na merong shock absorber sa likod. Rack and pinion na merong power assist naman ang sa manibela nito. Parehong merong size 40 ng gulong, pero alloy wheels ang sa luxury at steel rim naman ang sa cargo. Meron itong dual sliding door sa magkabilang gilid para mas madaling ma-access ang load ng sasakyan. Pagdating naman sa mga ilaw, meron itong halogen na may kasamang headlamp levelizer at fog lamp para palaging ready sa lahat ng road condition, at meron na ring turn signal lights ang mga side view mirrors ito.
Ang mga pangunahing pinagkaiba ng dalawang variants ay ang sa loob at ang mga bintana sa likod. Ang sa 7-seater luxury ay pwede pa rin i-customize dahil pwedeng matanggal ang lahat ng mga upuan nito sa likod hanggang sa maging katulad ng sa 2-seater cargo o kaya ay gawing 5-seater kapag aalisin ng alinman sa second o third row ng upuan. Pero kung ang pangunahing paggagamitan ng sasakyan ay para sa pang-deliver ng mga gamit, ang 2-seater cargo ay nakaready na yung setup dahil meron itong metal support sa likod ng front seats. Hindi na rin salamin at wala na itong bintana sa gilid at sa likod para kahit anong bagay ang tumama rito ay hindi na ito mababasag. Meron itong reflectorized sticker sa gilid at puti na rin ang kulay nito kahit lagyan ng iba pang mga sticker katulad ng logo at pangalan ng inyong negosyo. Ang presyo ng MZ40 7-seater luxury ay 498,000 at 488,000 naman ang sa 2-seater cargo, kaya abot-kaya pa rin ito maging ng mga nagsisimula pa lang magnegosyo. Ang sunod na sasakyan ay ang tinatawag na makabagong Smartman's Pickup dahil para itong pinaghating subcompact minivan sa harap at maliit na truck naman sa likod. Meron na itong dalawang variants, ang single at ang double cab. Pero pareho itong merong 5-speed manual transmission, 1.2-liter 4-cylinder inline DK1210 Euro 4 gasoline engine na merong 82 horsepower sa 6,000 RPM at 112 Newton-meter sa 4,400 RPM. Parehong lip spring na merong shock absorber ang sa suspension at ito ay semi-forward cab. Ibig sabihin, nasa likod ng gulong nakalagay ang mga upuan ng front seats kaya hindi rin ito matagtag at mas komportable itong i-drive. Meron na rin itong EPS o electric power steering at anti-lock braking system o ABS para sa mas ligtas at mas kontroladong pagmamaneho. Halogen type ang headlamp at meron na rin itong rear lamp. Pwede mo na rin itong palagyan ng fog lamp dahil meron itong nakaabang sa cover. Size 14 ang mga gulong na merong steel rim. Disc brake ang sa unahan at drum brake sa likod. Ang pangunahing pinagkaiba ng dalawang variants ay ang sa seating capacity nito. Ang sa single cab ay 2-seater, habang 5-seater naman ang sa double cab. Pagdating naman sa cargo dimension, pareho lang ang lapad nito na 1.5 meter at taas na 0.36 meter, pero nagkakaiba ito sa haba. 2 meters ang sa double cab at mas mahaba naman ang bahagya ang sa single cab na merong 2.6 meters. Pagdating naman sa presyo ay mas mura ang single cab sa 488,000 kumpara sa double cab na nasa 548,000. Magdedepende na lang sa paggagamitan at sa budget kung alin sa dalawa ang pipiliin mo. Maliban sa cargo minivan at light trucks, meron rin silang 18 to 20-seater passenger van type na merong dual aircon para sa mas maraming pasahero magkakasya o kahit anong mga pangarga. Ito ang bike H5 Bayanihan. Ito ay merong 1.8-liter 4-cylinder inline turbo diesel Euro 4 engine at 5-speed manual transmission. 60 horsepower sa 3,200 RPM at 150 Newton-meter sa 2,000 RPM, kaya sigurado na kayang dalhin ang mga sakay nito kahit saan. Meron itong habang 4.9 meters, lapad na 1.66 meter, at taas na 2 meters. Size 14 ang gulong at 50 liters ang fuel capacity. Ang presyo nito ay 814,000 pesos.
Ilan lamang ito sa mga modelo ng mga sasakyan ng bike. Kung meron pa kayong gustong malaman tungkol sa mga ito at sa iba pa nilang mga sasakyan, tawagan lang ang kanilang mga numero o kaya ay magsadya mismo sa kanilang dealership sa Makati para mas masagot nila ang inyong mga katanungan. Kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutang i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala na alam mong nagbabalak rin bumili ng sasakyan. Huwag rin kalimutang mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel dahil marami pa akong ginawang videos tungkol sa mga sasakyan. Hindi lang tungkol sa mga car reviews ang mga ginagawa ko dahil meron rin guides, tips, at tutorials tungkol sa pagmamaneho. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.